Inihanda na ng gobyerno ang kaso laban sa may-ari ng lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Bukod kasi sa tumagas na langis, na-discovering scrap na o ni-rebuild na lang ang nasabing barko. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Naniniwala ang Department of Justice na may krimen sa nangyayaring oil spill sa Oriental Mindoro. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, katuwang nila ang Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation sa pagkalap ng impormasyon para bumuo ng kasong isasampa. Kailangan may managot sa oil spill na idinulot ng paglubog ng marine tanker Princess Empress. We will still gather all the affidavits, all the sworn statements that will help us build up the case against it. Ayon kay Remulla, hindi lang isa kundi maraming angulo ang tinitingnan sa nangyaring insidente. Ilan na nga rito ay ang napag-alaman na ang nasabing vessel ay hindi bago tulad ng nauna nitong idideklara sa otoridad at ang posibleng pandaraya sa insurance. Ito yung luma na, scrap na siya na nirebuild. Una nirebuild para maging LPG carrier, tapos nirebuild na naman, pinahaba para maging tanker. Hawak na ng DOJ ang sinumpaang salaysay ng isang individual na umano'y nakakaalam ng lahat ng pangyayari. Hindi pa pinapangalanan ng DOJ ang kanilang testigo. May affidavit na kaming hawak ng isang taong nakakaalam ng pangyayari tungkol sa barkong ito na may alam talaga kung paano nagsimula ang lahat. Makakatuwang din ng DOJ sa fact-finding for case build-up ang BFAR para alamin ang environmental damage, DOH para malaman ang mga health risks at ang DNR upang ma-assess ang pinsala na idinunot na nasabing oil spill sa biodiversity ng bansa. Pagtitiyak pa ni Remulla, hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang dapat managot sa nangyaring insidente na naglagay sa panganib hindi lamang sa buhay kalikasan kundi maging sa mga buhay ng mga mamayan na naapektuhan ng nasabing insidente. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.